Noong December 7, 1941, sorpresang inatake ng Japan ang US Naval Base sa Hawaii. Pero bakit ba inatake ng Japan ang US? Ano ang dahilan? At kung bakit umabot ito sa digmaan ng dalawang makapangyarihang bansa? Ito ang kwento ng pag-atake ng Japan sa Pearl Harbor at kung bakit humantong sa digmaan ang gusot ng dalawang makapangyarihang bansa, ang US at Japan, na nagresulta sa Japanese conquest sa Pacific at Asia. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Sa kalagitnaan ng 1940, ang ikatlong taon ng digmaan ng Japan at China o ang Second Sino-Japanese War ay unti-unti nang bumabagsak sa kontrol ng Japan ang China, pero ito rin ang dahilan sa unti-unting pag-aubos ng kanilang resources dahil sa walang tigil na pagkikipaglaban ni Chiang Kai-shek at Mao Zedong sa mga Hapon. Kasama na rito ang wala rin tigil na pagbuhos ng suporta at pagpapadala ng mga gagamitang pandigma ng Britanya sa China sa pamamagitan ng kanilang kolonya sa Hong Kong at British Burma. Dahil dito ay heavily dependent na ang Japan sa kanilang mga war materials sa iba't ibang bansa, partikular sa US na siyang nagbibigay sa mga Hapon ng mahigit sa 50% ng kanilang mga armas at supplies sa digmaan, 70% ng kanilang aircraft, 50% ng kanilang scrap iron at higit sa lahat ay ang 60% ng kanilang crude or langis na nanggagaling sa US na napaka-importante sa Japan para gumana ang kanilang war machine, partikular sa kanilang Imperial Navy, para may pagpatuloy nila ang kanilang digmaan at pananakop sa China. Nagsimula na ring lumobo ang casualties ng mga Hapon sa kanilang digmaan sa China, partikular sa pagkikipaglaban nila sa mga komunista o ang Red Army ni Mao Zedong na napakagaling sa guerrilla warfare, kung saan winawasak nito ang mga railway lines ng mga Hapon, communication facilities at iba't iba pang mga importanteng pasilidad ng Japanese Imperial Army sa China. At alam ng Tokyo na hindi nila kayang pahabain pa ng ilang taon ang digmaan nila sa China, kaya kinakailangan nilang i-cut off ang buong China sa foreign aid para tuluyan na itong sumuko bago pa man maubos ang war resources ng mga Hapon sa digmaan. Sa buwan ng June noong 1940, bumagsak sa kontrol ng Germany ang France, kung saan nagbigay naman gaagad ng ultimatum ang Japan sa Vichy regime ng France na kinakailangan nalang isarado ang lahat ng supply lines ng China mula sa northern borders ng French Indochina or Vietnam para tuluyan ang masakal na mga Hapon ng China na pinagbigyan naman ng Vichy regime. Pero kahit ganun pa man ay sinakop pa rin ang mga Hapon ng Northern Indochina para masiguro nilang wala talagang papasok na tulong sa mga Chino na nagmumula sa Vietnam. Dahil dito, sa buwan ng Oktubre ay binuksan ng Britanya ang Burma Road na kumukonekta sa Burmese City ng Laosyo papunta sa siyudad ng Kunming, ang kapital ng Yunnan, kung saan doon idinadaan ng Britanya ang kanilang tulong sa China para may pagpapatuloy ni Chiang Kai-shek at Mao Zedong ang pagkikipaglaban sa mga Hapon. Samantala, ang gobyerno ng Amerika ay masyadong nabahala sa pinaggagawa ng Japan sa rehiyon, partikular sa pananakop nito sa Hanoi sa Northern French Indochina. Ang mga pangyayaring ito ay siyang nagpabago sa opinyon ng mga Amerikano at karamihan sa kanila ay naniniwalang handa talagang magipagdigmaan ang Japan laban sa kanila,
kung hindi nila ito mapipigilan sa China dahil napakalapit lang nito sa kanilang kolonya, ang Pilipinas. Kaya nagdesisyon si Franklin Delano Roosevelt, ang presidente ng Amerika, na dodoblehin nila ang kanilang ipapadalang tulong sa China sa pamamagitan ng Burma Road. Nagdesisyon na rin ang US na kinakailangan nilang sakalin ang ekonomiya ng Japan para pigilan ito sa kanilang aggression sa rehiyon bago pa man ito maghasik ng lagim sa Southeast Asia. Sinimulan ito ng US sa pagtigil ng scrap metal shipment ng US sa Japan. Sinundan ito ng pagsasarado ng Panama Canal sa lahat ng Japanese trading ships. Pero noong July 1941 ay mas lalong uminit ang sitwasyon dahil nag-advance na sa south ng French Indochina ang Japanese Imperial Army, kung saan nasa harap na ito ng Pilipinas, ang pinakamayaman at pinakaimportanteng kolonya ng Amerika sa Asia. Sa sumunod na buwan ng August ay nagpatupad na ng oil embargo ang US sa Japan, kasama na dito ang pag-e-export nila ng gasolina, langis at krudo sa mga Hapon para tuluyan ng malumpo ang ekonomiya ng Japan at para mawalan na ng silbi sa mga Hapon ng kanilang Imperial Navy, dahil alam ng US na sa mga panahong yun ay 80% na ng langis ng Japan ay nanggagaling sa US, na napaka-importante para sa war effort ng mga Hapon. Dahil kapag mawawala ito sa kanila, ay hindi nagagana ang kanilang mga military vehicles, tangke at higit sa lahat ay ang kanilang makapangyarihang navy na siyang nagdadala sa puwersa ng mga Hapon sa kahit saang lugar. Samantala, ang kaharian ng Thailand sa pamumuno ng kanilang diktador na si Phraya Thibon ay tinake-advantage naman gagad ng sitwasyon, dahil sa kanyang pananaw ay mahina na ang mga Franses sa Indochina at gusto nitong makuhang muli ang mga nawalang teritoryo ng mga Thai na nasa ilalim ng kontrol ng French Indochina sa Cambodia at Laos. Kaya nagbigay ito ng utos sa Thai Air Force na magsagawa ng air raid bombings sa mga main cities ng Indochina at nag-launch ng military offensive sa Laos at Cambodia, at madaling na-control ang mga Thai ang Laos sa norte, pero isang madugong bakbakan ang naganap sa bahaging south dahil ayaw sumuko ng mga Franses sa mga Thai sa Cambodia, kung saan natalo pa ng French Navy ang Thai Royal Navy sa Battle of Koh Chang. Dahil sa pagkatalo ng Thailand sa bakbakan laban sa mga Franses sa Cambodia ay nakialam ang mga Hapon, dahil nangangamba silang baka tuluyang manalo ang mga Franses sa digmaan ito laban sa Thailand at baka sakupin pa ng French Vichy regime ang kaharian ng Thailand. Kaya pinwersa ng Japan ang Indo-Chinese government ng France sa Indochina na itigil na nila ang kanilang labanan at pirmahan ng ceasefire at ibalik ng France ang lahat ng disputed area pabalik sa Thailand, na siyang iginatuwa ng diktador ng Thailand pati ng lahat ng mga Thais, at nagbigay ng pasasalamat sa kabaitan ng mga Hapon sa kanila. Pero ang totoong pakay talaga ng mga Hapon ay para bumagsak sa kanilang kontrol ang impluensya ng rehiyon, kasama na dito ang Thailand at kabuuan ng Indochina, para meron na silang staging point para sa kanilang conquest sa mayamang rehiyon ng Southeast Asia, na siyang papalit sa US na mag-i-export sa kanila ng resources na itinigil na ng mga Amerikano. Ang Southeast Asia ang siyang bago nilang pagkukunan ng lahat ng kanilang raw materials or resources para mapanatili ng mga Hapon ang kanilang higanting ekonomiya at mapapanatili ang pagtakbo ng kanilang war machine. Samantala, sa China ay sumiklab muli ang rivalry ni Chiang Kai-shek at Mao Zedong dahil sa tuluyang pagsikat ng Red Army dahil sa mga tagumpay nito sa pagkikipaglaban sa mga Hapon, at hindi matanggap ni Chiang Kai-shek na mas effective ang guerrilla warfare strategy ni Mao kaysa sa kanya. At higit sa lahat ay napakakurap na mga nasyonalista, may mga sariling interes sa mga heneral ni Chiang Kai-shek, samantalang napakaloyal naman ang Red Army ni Mao at determinadong mapatalsik nila mga Hapon sa China, dahil dito naging divided na naman muli ang mga Chino sa kasagsagan pa ng digmaan nila laban sa mga Hapon.
Samantala sa Europa ay nagsimula na ang German invasion sa Soviet Union, ang Operation Barbarossa sa buwan ng June 1941, kung saan pinirmahan naman gagad ng Japan at Soviet Union ang Non-Aggression Pact para ma-secure ng Japan ang kanilang border sa Manchuria laban sa Soviet Union dahil na rin sa kanilang pagkatalo sa digmaan sa mga Soviets sa Battle of Khalkhin Gol. At hindi na kaya ng Japan na makipagdigmaan sa USSR dahil nakafocus na ang kanilang limited resources sa China at sa kanilang planong pananakop sa resource-rich na rehiyon ng Southeast Asia. Ayon sa plano ng Japan na mga resources na kanilang makukuha sa Southeast Asia ay unlimited na siyang magpapatuloy sa kanilang industriya, mas malaki pa ang mga resources na makukuha nila sa rehiyon kesa sa Amerika. At ang pinaka-objective ng mga Hapon ay babagsak sa kanilang kontrol ang mga oil fields o krudo at langis na nasa Dutch East Indies at ang mayamang rubber plantations na nakakalat sa Indonesia at British Malaya para mapanatili ng mga Hapon ang kanilang higanteng ekonomiya at maging pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Kaya noong July 1, 1941, mahigit sa 50,000 Japanese soldiers ang dumating sa south ng Indochina para ihanda ang mga naval bases sa lugar para sa kanilang invasion sa Dutch East Indies na siyang nalaman naman kagad ng US, kaya itinatag ni Franklin Delano Roosevelt ang USAFE o ang United States Army Forces in the Far East, kung saan inationalize nito ang Philippine Army at itinalaga si General Douglas MacArthur na siyang mamumuno sa American Forces sa Pacific at kasama na dito ang pakikipag-coordinate sa British at Dutch forces sa rehiyon. Sa sumunod na buwan ng August, tinigil na rin ng US ang pag-export ng iron ore, steel, oil lubricants, machine tools sa Japan. Ang mga pulisiyang ito ng US ay siyang tuluyang magpapalumpo sa Japan, kung saan sa mga panahong yun ay heavily dependent sa mga foreign export para sa kanilang war machine. Ang tanging pakay ng US ay para mapigilan ang Japanese expansion sa Asia at matapos na ang kanilang pagiging karibal sa Pacific. Pero iba ang tingin ng Japan sa mga pulisiyang ito ng US sa kanila. Sa paniniwala ng mga Hapon ay ang US ang siyang napaka-agresibo sa kanilang imperyo dahil gusto ng US na silang maghari-harian sa Asia. Ayon sa Tokyo ay klaro na sa kanila na gustong babagsakin ang US ang kanilang imperyo sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga embargo at economic sanctions sa kanilang bansa. Kaya napagdesisyonan ng Japan na wala na silang option kundi ang makipagdigmaan na lang sa Amerika. Kaya noong September 3, nagpulong ang Japanese Supreme War Council sa Tokyo at napagkasunduan nila na kung hindi ibabalik ng US ang oil shipments sa Japan sa buwan ng Oktubre ay sisimulan na nila ang pag-atake sa Dutch East Indies, Pilipinas at British Malaya. Naghain din ng planong surpresang pag-atake ng Japan si Admiral Yamamoto sa Pearl Harbor sa Hawaii, ang pinakamalaking naval base ng US sa Pacific, para malumpo nila ang US Pacific Fleet at madali na lang nilang masasakop ang mga isla sa Pacific at higit sa lahat ay ang mayamang rehiyon ng Southeast Asia. Kaya noong November 26, 1941, ang anim na Japanese aircraft carriers kasama ang ilang destroyers ay naglayag mula sa Kuril Islands sa Northern Japan papunta sa Hawaii. Sa parehong araw, ilang transport ships din at destroyers ng Japanese Imperial Navy ang naglayag mula sa Japanese-occupied Formosa papuntang Hawaii. Ang kanilang target ay ang naval base ng US sa Pearl Harbor. Sa mga panahong iyon ay walang kaalam-alam ang US sa pangyayari at patuloy na nagdi-demand sa Japan na tuluyan na silang umalis sa China at itigil na nila ang digmaan sa China. Sa pagpasok ng buwan ng Disyembre noong 1941, habang naglalayag ang kabuuang puwersa ng Japanese Imperial Navy sa Pacific, ay inaprubahan naman ng Emperador ng Japan na si Emperor Hirohito ang War Declaration ng Japan sa US na siyang magsisimula ng digmaan sa Pacific at ang pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas, Dutch East Indies, Borneo at British Malaya.
Hanggang dito na lang muna at sa susunod na videos ay tatalakayin natin ang simula ng Japanese conquest sa Pacific. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abyssal TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.